spread the everlasting light with the willing heart and hand. Giving God the glory evermore, we will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore. Send the light, let it shine, beams like the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and let it shine, beams like the world. Forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and let it change, beams like the world. Forevermore. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay panibagong araw po na idinagdag ng Panginoon sa buhay po natin. At salamat po sa Panginoon for giving us another privilege na mag-aral po ng salita ng Diyos. At magandang umaga po sa lahat ng manunood po sa ating live dito po sa ating programa, The Key to Success. At I hope na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon before we end our program sa umaga pong ito. Ano po? Kaya nga po nang sinabi ko po sa inyo kahapon, this is our daily devotion group dati. At ngayon po ay pinalitan na po ng ating mahal na pastor, The Key to Success. At tayo po ay magpapatuloy. At bago po tayo magpatuloy, ay magbabasa po muna tayo ng talata sa Biblia in Proverbs chapter 26. Bible reading po muna tayo before we proceed to the lesson proper. Ngayon na po yung ating lesson proper ngayon pong umaga. Okay? So, dito na po tayo, Proverbs chapter 26 in verse number 1. Sabi po dito ng Bible, as snow in summer and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool. As the bird by wandering, as a swallow by flying, so the curse causeless shall not come. A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. He that sendeth a message by the hand of a fool, cutteth off the feet and drinketh damage.
the legs of the lame are not equal. So it's a parable in the mouth of fools. As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honor to a fool. As a thorn goeth up into the hand of the drunkard, so is a parable in the mouth of fools. The great God that formed all things both rewardeth the fool and rewardeth transgressors. As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Seest thou a man wise in his own conceit, there is more hope of a fool than of him. The slothful man saith, there is a lion in the way, a lion is in the streets. As a door turneth upon his hinges, so that the slothful upon his bed. The slothful hideth his hand in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason. He that passeth by and meddle with strife belongeth not to him, is like one that taketh a dog by the ears. As a madman who casteth firebrands, arrows, and death, so is a man that deceiveth his neighbor, and saith, am not I in sport? Verse 20, where no wood is, there the fire goeth out, so where is the no-tale-bearer, the scribe ceaseth. As coals are to burning coals, and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. The words of a tale-bearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Burning lips and a wicked heart are like potsherd covered with silver dross. He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him. When he speaketh fair, believe him not, for there are seven abominations in his heart. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation. Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone, it will return upon him. A lying tongue hateth those that are afflicted by it, and a flattering mouth worketh ruin. Alright, tayo po ay salamat po sa ating pong nabasang talata ngayon pong araw sa Book of Proverbs. At ngayon po ay mananalangin po muna tayo before we proceed sa ating pong lesson 1. The key to success. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kami po ay muli niyo pong binigyan ng pagkakataon na makapag-aral Panginoon sa pamamagitan Panginoon ng inyo po mga salita at upang malaman po namin ang formula Panginoon upang ma-attain po namin ang buhay na totoong nakaranas Panginoon ng katagumpayan at ang katagumpayan Panginoon ay galing po sa inyo Panginoon. Maraming salamat po Ama sa pribilehyo na meron kaming kalayaan sa kabila po ng pandemic Panginoon na hindi po ito nagiging hadlang sa aming pong patuloy po Panginoon na pagsamba po sa inyo at pagtanggap namin ng mga pagpapala Panginoon mula po sa inyo pong mga salita. Thank you po. Salamat po sa umagang ito, pangunahan niyo po kami, kayo pang manguna, bigyan niyo po kami ng wisdom at pangunawa at maunawaan po namin inyo pong mga salita ang aming pag-aaralan, Panginoon. Gamitin niyo po akong instrumento, maging daluyan po ng pagpapala sa inyo po mga anak. Muli, Panginoon, examine our hearts and our minds this morning as we receive blessings from thy word, Panginoon. Muli, salamat po o Diyos at pinapatawag, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Now, dito na po tayo, dadako na po tayo ngayon sa ating pong lesson proper. Kahapon po, napag-usapan po natin about yung pinaka-text po ng ating pong program, which is Joshua chapter 1 in verse number 8. At nakita nga po natin dito that the formula of the key to success is no other than the book. Ano po yung book na pinag-uusapan natin is no other than the book, the holy writings, the scriptures, the oracles of God. Na ito po ang kinakailangan nating i-meditate nang sa ganun, it will not depart out of our mouth. At ito rin po ay kinakailangan natin i-observe to do according to all that is written therein. Kaya nga, yun po yung magdadala sa atin ng prosperity and good success. So, tandaan po natin na ang sanlibutan ay may sarili po siyang pamantayan ng kanilang definition ng success.
Pero ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay meron pong success na ino-offer sa tao na hindi po kailanman mapapantayan ang success ng sanlibutan. Kaya nga po, salamat po sa Panginoon for giving us the Word of God. Kasi kung hindi po tayo, o wala po tayong salita ng Diyos, maaring bawat isa sa atin, even Christians, eh ganun pa rin po yung ina-aspire natin. No? If we are desiring something at na-acquire natin yung desire natin, akala natin yun na yung success. No? Pero sabi ng Bible, merong sorrow doon sa success na yun. Sapagkat ang tunay ng success, merong contentment. No? Kaya nga napakaganda na ang pinag-aaralan po natin from time to time, araw-araw po, every 6 o'clock to 7 o'clock na umaga, ito po yung time natin para makuha po natin yung formula ng Panginoon mula sa kanyang salita at ma-attain po natin yung buhay na pinagpapala ng Panginoon. Now, ngayon po ang lesson proper po natin ngayong umaga is about the assurance of salvation. Kagaya nga po ng sinabi ko po, the key to success is from the Word of God, at kaya nga pag-aaralan po natin is ABCs of Christian growth. Paano po tayo lumago? No, kasi dito lamang po natin ma-attain, sabi ko nga, yung totoong success sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At paano po natin ma-attain ito? Para ma-attain po natin ito, kinakailangan po nating lumago, no? And ang paglago ng isang Kristiyano o isang mananampalataya, it must be inevitable po yan. Kung tayo ay tumanggap na po sa Panginoon bilang tagapagligtas, anak na po tayo ng Diyos, hindi po dapat tayo pumayag o hindi dapat tayo manatili sa pagiging babes in Christ. Kinakailangan magkaroon tayo ng desire na lumago. Kaya nga sabi sa Peter, as a newborn babes, desire the sincere milk. Kinakailangan natin magkaroon ng desire na lumago sa ating pong pananampalataya. And in order for us to grow, we need the sincere milk. And what is that sincere milk? This is the Word of God. What is the Word of God? The Word of God is the only key to success. Ito yung susi para tayo po ay ma-attain po natin yung sinasabi po nating success. Now, in lesson 1, in assurance of salvation, pag-aaralan po natin dito, the topic itself, makikita po natin dito yung kahalagahan ng word or ng pag-aaral patungkol po sa salvation. No, sabi ko nga po sa inyo kanina, mahalaga na maunawaan natin itong pag-aaral po na ito, sapagkat ang salvation po, ito yung foundation ng ating pananampalataya. No, wala po tayo dito ngayon kung hindi tayo naligtas. Kung hindi dahil sa salvation, hindi po natin ma-attain ang totoong success. Sapagkat ang salvation po, doon tayo nagpasimula lahat. Kung hindi dahil sa kaligtasan, eh hindi natin mai-enjoy yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Hindi tayo pwedeng tawaging Kristiyano. Hindi tayo pwedeng tawaging believers. Hindi tayo pwedeng tawagin na tagasunod ni Kristo kung hindi tayo tumanggap sa Panginoon. Kaya ang foundation, ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya is our salvation. Kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na assurance, no? Sapagkat alam niyo po ba na even matagal na po sa simbahan o bago sa simbahan, meron pa rin pong tinatawag na pagdududa o pag-agam-agam patungkol sa kaligtasan, sapagkat yung iba sa atin meron na tayong natanggap dati na nakaturuan patungkol sa salvation, at ang iba naman dahil sa hindi na po madalas pumupunta sa simbahan, nakakapakinig sila ng ibang turo ng patungkol sa kaligtasan, kaya nagkakaroon po ng doubts, nagkakaroon po ng pagdududa. Kaya nga ang kinakailangan ma-establish sa ating isipan na ang salvation, na kung ito ay foundation ng ating pong pananampalataya, dapat po sigurado tayo. Ano mang bagay sa buhay natin bilang isang Kristiyano na hindi tayo sigurado, hindi tayo lalago. Halimbawa, meron tayong pagdududa, for example, sa doctrine ng salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Kasi pinagdududahan natin yung doktrina ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yun yung basis ng ating faith and practice. Now, if the foundation of our faith is our salvation, kapag meron tayong pagdududa dyan, hindi tayo lalago. No? Kaya mahalaga na ma-establish sa ating kaisipan na ang ating kaligtasan ay merong katiyakan.
Because salvation without assurance is no salvation at all. Yan, tandaan po natin yan. Kapag ang kaligtasan natin ay wala pong katiyakan, hindi po yan totoong kaligtasan. Because salvation itself, yung word na salvation itself, meron na po kaagad yung katiyakan. Kapag ang tao'y naniniwala ng kanyang kaligtasan ay nawawala, sa madaling sabi, yung nawawalang kaligtasan ay kina-counterfeit niya na po agad yung word na salvation o yung true essence of salvation, because salvation ay makikitaan niyo na kaagad ng assurance eh, no? Unang-una, dahil kilala natin kung sino ang nagbigay ng kaligtasan, no? Ang kaligtasan po ay wala pong ibang nagplano niyan kundi ang Diyos. In John chapter 3 verse number 16, sabi niya ng Biblia, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." For God, sino yung God doon sa verse na John 3:16? He is the author of salvation. Siya po yung may akda ng kaligtasan po natin, no? Kaya kung kilala na natin kung sino yung may akda ng kaligtasan natin, we are assured na yung kaligtasan po natin ay hindi po nawawala, no? Because ito po yung issue ngayon eh. Ang issue na ating tinatalakay ngayon is assurance, sapagkat marami pa rin pong Kristiyano ang nagdududa sa kaligtasan, and even matatagal na pong Kristiyano, no, nagkakaroon po tayo ng difficulties patungkol po sa ating kaligtasan. Kaya nga ito po yung kahalagahan eh. Ngayon sinasabi ko nga po sa inyo kanina that the author of our salvation is no other than God. Sabi sa John 3:16, "For God, he is the author of our salvation." So love, yun yung kanyang action. Pagkatapos siyang isipin yung ating kaligtasan, yung pamamaraan ng kaligtasan natin, kasi tayo we are sinful in nature, bumagsak tayo sa kasalanan at we are bound to hell, dapat sa impyerno tayo pupunta. Pero salamat sa Panginoon na inisip ng Diyos kung paano tayo iligtas, no? For God so love. So ito yung pamamaraan niya. For God, he is the author, so love, yun yung action niya para tayo ay yun yung kanyang motivation, no? Yun yung kanyang nasa mind. Ano yung nasa mind ng Diyos? He loved us, no? Kaya nga after he loved us, for God so loved the world. Minahal ng Diyos ang salibutan. Sino po yung nasa salibutan? Tayo po yun. At ano po yung action ng Panginoon pagkatapos siyang iakda yung ating kaligtasan? Pagkatapos siyang isipin yung pagtapos siyang planuhin yung ating kaligtasan, sabi niya, "For God so loved the world that he gave." Ano po ang kasunod ng ginawa ng Panginoon pagtapos siyang planuhin yung ating kaligtasan? He gave his only begotten son. Ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. He gave his only begotten son. Ibinigay ng Diyos yung pinaka the best na pwede niyang ibigay sa tao. You see? Yung kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ was the manifestation of God's love sa buhay po natin. Kaya nga, nung ang Panginoong Hesukristo ay bumaba sa lupa, that he gave his only begotten son, at siya ay nabayubay sa krus, namatay, nilibing at muli na buhay, at ang sabi ng John 3:16, that whosoever believeth in him. So ibig sabihin, yung whosoever doon is invitation. Ini-invite ng Panginoon lahat ng tao na nasa sanlibutan na kinakailangan nating sumampalataya. So ang key ang susi para maligtas is pananampalataya. Wala pong ibang susi ng kaligtasan maliban sa pananampalataya. Hindi tayo maliligtas sa relihiyon, hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa, hindi tayo maliligtas sa bautismo, hindi tayo maliligtas sa sampung utos, hindi tayo maliligtas sa pagtitiwala natin sa tao o kung kani-kanino man. No, wala pong binigyan na pangalan sa ibabaw ng langit sukat ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tatandaan po natin ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." So sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po yung nabayubay sa krus, siya po yung dumanak ang kanyang banal na dugo, namatay, and on the third day he rose again. Oh, at bago po siya umakyat sa langit, meron po siyang pinangako that he will give another comforter, no, bagamat hindi natin siya kasama physically, no, pero dahil ang Panginoon is omnipresent,
no, omnipresent, bagamat siya po ay umakyat na po sa langit, pero siya po ay nananahan sa puso't isipan po natin. At ang banal na espiritu ay iniwan niya po sa atin. No? So, ngayon, makikita din po natin dito, ayon po sa talata, that for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe it, ito yung invitation ng Panginoon sa atin, ang sinumang sumampalataya sa Kanya should not perish. Yung hindi yung sasampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahamak, kundi, but have everlasting life. So, ito po yung pangako ng Diyos, no? The promise of God. After yung tao na sasampalataya sa Panginoon, hindi po siya ngayon mapapahamak. That's the assurance, no? Andun pa lamang sa talata na yun eh. Nandun pa lang sa verse na yun, makikita na po natin kaagad yung assurance doon sa John 3:16. Sabi po doon, ang sino man ang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Okay? So, yun po yung katiyakan natin na kapag tayo ay sasampalataya sa Panginoon, hindi na tayo mapapahamak. No? Ang Panginoon na po mismo ang nagsasabi niyan. No? Ang Diyos na po mismo ang nagsasabi niyan na ang pag tayo sasampalataya lamang sa Panginoon, hindi na tayo mapapahamak. Ngayon, sino tayong tao na magsasabi na kapag tayo ay hindi di ba, sinasabi nila na hindi naman sa hindi lang sa pananampalatayang maliligtas ang tao. Hindi lang sa pagtanggap sa Panginoon maligtas, kinakailangan mo sumunod, kinakailangan mo magbintay ng good works para maligtas. Sino tayong tao na magsasabi na ang sinabi na nga ng Panginoon, sino mang sumampalataya? Tapos dadagdagan pa natin, sino tayong tao para magsabi noon? No, samantalang ang pamantayan ng Panginoon patungkol sa kaligtasan is no other than believe. Faith alone. Wala na pong no more, no less. It's only faith. Sa usapin ng kaligtasan, ang pinaka susi ng kaligtasan o katiyakan ng kalangitan is no other than the faith of our in our Lord and Savior Jesus Christ. So kinakailangan maunawaan natin na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Okay? At ano po yung pangako ng Diyos pagkatapos po niya tayong iligtas after nating sumampalataya? What is the promise? We will never perish. At hindi lang po yun, kundi bibigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. And what a promise. Di ba? Wala na nga tayong ginawa. Wala tayong parte sa kaligtasan natin sapagkat ang nagplano, ang nag-execute ng kaligtasan natin ay walang iba kundi ang Diyos. God the Father authored our salvation, and Jesus Christ is the manifestation of God's love, at siya po yung nagsakripisyo, ibinigay niya po ang kanyang buhay sa atin, and ang kailangan na lang po nating gagawin, sasampalataya. Kalain mo yan, sasampalataya ka na lang, tatanggapin mo na lang ng buong puso, ipagtitiwala mo yung buong kaluluwa mo sa Panginoon. Pero bakit ang tao hirap na hirap, no? Bakit hindi po nila ma-attain o maabot ang simple plan of salvation? Sapagkat tandaan natin, ang Diablo hindi siya papayag na ang tao maligtas. Di ba? Kung ang Diyos ay nag-iisip na ang tao ay maligtas, pero ang Diablo ay mag-iisip para ang tao ay hindi maligtas. Kaya nga magka-cast po siya ng doubts. So ito ngayon yung pag-aaralan po natin. Kung bakit po ang tao ay nagkakaroon ng pagdududa sa kanyang kaligtasan, bagamat maliwanag po sa salita ng Diyos at maliwanag sa atin na tinanggap na natin ng Panginoong Jesucristo. For example, tayong mga saved na, tayong mga ligtas na. O limbawa, bago tayo sa pananampalataya. Kung bakit nagdududa tayo sa ating kaligtasan? Dahil tandaan natin, meron tayong kaaway. No, dapat ma-identify natin kung sino yung ating kaaway. It is no other than Satan. So ngayon, meron ako sa inyong i-elaborate na mga truths patungkol po sa pamamaraan ng Diablo para maglagay ng mga bagay sa isipan natin na mga basura o mga kaisipan ng tao para hindi natin tanggapin at hindi natin paniwalaan yung tinatawag na assurance of salvation. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kaya natin 'to pinag-aaralan, it's because mahalaga po sa atin na tumibay tayo sa katuruan na ito, kasi ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. So, huwag niyo po itong imimiss kasi napaka-importante po nito. No, kung tayo ay bago pa lamang sa church, bago pa lamang tayo sa pananampalatayang ito,
eh, mahalaga na ma-establish sa ating isipan that salvation is the foundation of our faith. No, ito yung foundation ng ating pananampalataya. Now, so dito po, sabi ko po sa inyo kanina na meron pong kaaway ang Diyos. No? At ang kaaway po ng Panginoon ay wala pong iba kundi si Satan. Ngayon, ano pong ginagawa ni Satan para po ang isang tao ay magkaroon ng pagdududa or pag-agam-agam or hindi niya paniwalaan yung sinabi na nga ng Panginoon that if you will believe on the Lord Jesus Christ, we will be saved. Diba? At sino man sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ang buhay na walang hanggan po ba ay mayroong katapusan? Ay, walang hanggan na nga po eh. Diba? Pero bakit ang tao nagdududa pa rin samantalang sinabi na nga ng Panginoon? Pinangako na nga ng Panginoon, Romans chapter 8 verse 1, wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo na in support doon sa John 3:16. Diba? And binigyan tayo ng eternal life, hindi lang po yung eternal life yung binigay sa atin, John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So pag tayo tumanggap na sa Panginoon, binigyan tayo ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos. So sa madaling salita, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng karapatan. Bakit ang Diyos ang nagbigay ng karapatan? Sapagat alam ng Diyos kung sino yung totoong tumanggap sa Kanya at hindi totoong tumanggap. Kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng karapatan. No? Before, hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, pero binigyan tayo ng chance ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, at ang sino mang sasampalataya sa Panginoon ay muli tayong marereconcile sa Panginoon, sa Diyos Ama. Okay? Ngayon, pag tumanggap na tayo sa Panginoon, anak na tayo ng Diyos, sa langit na tayo tutungo. Ganun lang po kasimple. No? Kinakailangan nating maunawaan that the simple plan of salvation, napakadali. No? Napakadali lamang kasi ang Diyos ang naghirap. Eh. Regalo po yan. Eh. It is the gift of God. Our salvation is the gift of God. At kung ito ay regalo, hindi mo na po paghihirapan. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo na lang. No? Ganun lang po kasimple. Ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon, kaya ang gagawin lang natin, tatanggapin. It is the gift of God. In Ephesians chapter 2 verse number 8 and 9, for by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast. Diba? It is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga napakaalaga na maunawaan natin yung bagay nito. Ngayon, pag sabi ko nga sa inyo, i-elaborate ko sa inyo yung pamamaraan ni Satan. Nang sa ganun, maging aware po tayo kung ano ba yung trabaho ni Satanas patungkol sa ating kaligtasan. Ngayon, ito po yung mga bagay na babanggitin ko po sa inyo. Satan is trying na ilagay sa puso't isipan natin. Okay, ano yung una? Ano yung pamamaraan ng Diablo para pagdudahan natin yung kaligtasan natin? Una, number one, Satan tries to get you to doubt your salvation. Okay, yan yung unang-unang tatandaan natin. Ngayon, pagka nagkaroon tayo ng pagdududa sa ating kaligtasan, yan po yung number one na trabaho ni Satan, ng Diablo. Okay? Ano po yun? Maglalagay siya ng doubt sa ating kaligtasan. Ilalagay niya tayo ng doubts. Ano po yung mabisang mamaya makikita natin kung paano po yung pamamaraan ng Diablo para magkaroon tayo ng doubts sa ating kaligtasan. Okay, basta tatandaan natin yung mga mga points na ito. Number one, Satan tries to get you to doubt your salvation. Pangalawa, Satan causes you to wonder if you are really a Christian. Okay? So, ang gagawin ng Diablo, bukod sa maglalagay siya ng doubt, maglalagay siya sa iyo ng pag-aagam-agam kung ikaw ba talaga ay totoong Kristiyano. Okay? Mamaya maunawaan po natin yung mga binabanggit ko po sa inyo. And then also, Satan tries to tell you that because you don't feel any different than before or nothing supernatural happened, nothing really happened. Yan. So yun yung ginagawa ni Satan. Ngayon, so ipapaunawa ko po sa inyo ito yung mga sinasabi ko sa inyo na doubt and wonder if you are really a Christian. Ganito po kasi yun. No? Bilang isang tao, tayo po na tumanggap sa Panginoon, hindi ibig sabihin na tinanggap na natin si Kristo, hindi na tayo nagkakasala or perfect na tayo agad.
no? Kailan po tayo magiging perfect? Magiging perfect po tayo once na tayo ay humarap na po sa Panginoon ng harapan sa langit. Sa langit na po yun. Pero hanggat nabubuhay po tayo dito sa lupa at hanggat nasa katawang lupa pa po tayo, and tandaan natin that this body is sinful in nature. Tayo ay likas na makasalanan. No, sapagkat nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, si Eva at Adan at lahat ng lumabas na lahi ng tao ay makasalanan at hiwalay na po sa Panginoon. Kaya nga nature natin 'yun, yung pagiging makasalanan. Kaya kung bakit tayo nagkakasala? Sapagkat tayo ay tao, no, nalikas sa atin ang pagiging makasalanan. Ngayon tayo ay tumanggap na sa Panginoon, hindi po 'yun nawawala. Andito pa rin sa atin yung tinatawag na old sinful nature. Kaya nga pag tayo ay nagpaayon doon sa kagustuhan ng ating old sinful nature, babagsak po tayo sa kasalanan. 'Di ba? Pag tayo ay pinaayunan natin yung ating flesh, yung ating old sinful nature, babagsak tayo sa kasalanan. No? Pag tayo ay nagkasala, yun yung sinasabi ko sa inyo na mabisang instrumento ng Diablo para magkaroon tayo ng pagdulo. Yan. Nawala pong bahagya yung ating sounds. Okay. So yun yung sinasabi ko po sa inyo kanina na mabisang instrumento ng Diablo para po tayo ay magkaroon ng pagdududa sa ating isipan. Okay? So ngayon alright, meron na pong sound. Alright. Ngayon, dito po sa lesson po natin, no, ang ginagawa nga po ng Diablo is nagka-cast po siya ng doubts sa ating isipan. Okay. Kaya pangalawa, hello, check. Okay, meron na tayong sound. Alright. So ngayon, pangalawa, dito po sa lesson nga po natin, patungkol po sa pamamaraan ng Diablo para tayo po ay magduda sa ating kaligtasan. Una, hindi lang po tayo binibigyan ng pagdududa sa salvation, kundi binibigyan din tayo ng Diablo ng pagdududa sa ating pong pagiging Kristiyano. Kaya nga meron nga pong nagsasabi na, Kristiyano ka ba talaga? Ba't ganyan ka pa rin? Ba't ganyan pa rin ugali mo? Diba? May mga yung mga dating nakakakilala sa'yo na tumanggap ka na sa Panginoon, nagsisimba ka na, tapos makitaan ka ng dati mong ugali, sasabihin sa'yo, akala ko ba Kristiyano ka na? Akala ko ba, ano ka na, Baptist ka na? Bakit ganyan ka pa din? Hindi ka pa rin nagbabago.
So pagka dahil parang nararamdaman natin o tila ba wala tayong nararamdaman na kakaiba na hindi tayo parang walang nagbabago sa atin. Akala natin hindi tayo ligtas. No? Akala natin hindi tayo save. Pero anong sabi dito sa lesson natin? Why Satan do this? Bakit ito ginagawa ng Diablo? Ginagawa po ito ng Diablo, it's because so that then you might sin. Yun yung ginagawa ng Diablo. Ang ginagawa niya para pagka naramdaman natin na parang wala namang pagbabago at wala namang nangyayari sa akin. Ang gagawin ngayon natin dahil wala namang pagbabago at meron tayong pagdududa, siguro talaga hindi nga talaga ako ligtas. Siguro hindi nga talaga ako saved. Kaya anong gagawin natin? Ang gagawin na lang natin, magpapatuloy na lang tayo sa paggawa ng kasalanan. You see? Dahil wala tayong nararamdaman na pagbabago sa buhay natin, hindi lang tayo magpapatuloy bilang Kristiyano. At magpapatuloy na lang tayo sa pagkakasala so that we might slip back into your old ways. Okay? Kaya nga ang gagawin ng Diablo, maglalagay sa atin ng doubts na sasabihin sa atin ng Diablo, Christians don't sin. Sasabihin niya, dapat hindi ka na nagkakasala kasi Kristiyano ka na. Walang ganun. Walang perfect sa atin, walang taong perfect. Hindi porke tinanggap mo na si Kristo, hindi ka na ligtas. Hindi ka na nagkakasala. Hindi porke Kristiyano ka na, perfect ka na. No? Tandaan natin bilang isang Kristiyano, we are not perfect. We are all sinners, but we are sinners saved by grace. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Bagamat tayo ay makasalanan, nananatili sa atin yung old sinful nature po natin, pero huwag tayong magdadalawang isip na porke nagkakasala pa rin tayo, hindi tayo ligtas. No? Because salvation, hindi mo kinakailangang makaramdam ng tinatawag na supernatural thing na kinakailangan mo maramdaman, nakaramdam ka, kapangilabutan ka, o kaya manginginig yung buong katawan mo at sasabihin mo, puspos ka ng banal na espiritu, bubula yung bibig mo, tutumba ka, hindi. No, puspos ka ng masamang espiritu. No? Kaya tandaan po natin na huwag nating pahintulutan that makaramdam tayo ng feeling natin talunan tayo every time na nagkakasala tayo. Kaya nga, don't let yourself feel defeated. Don't give up. Keep following the Christian life. So kung alam na natin yung pamamaraan ng pagiging Kristiyano, hindi po porke nagkasala tayo, ihihinto na tayo at mananatili tayo sa kasalanan. Kumbaga, huwag natin kunin yung katwiran na naputikan na lang rin. Magpakaputik na rin lang ako. Magpakadumi na lang rin ako. Hindi ganun. No? Huwag nating hayaan na makaramdam tayo ng pagkatalo dahilan sa pagkakasala po natin. Basta ang tandaan po natin, yung kaligtasan natin, hindi na po yan nawawala. Okay? Hindi na po yan nawawala. Ang nawawala lang every time na tayo ay nagkakasala is yung ating joy. No? Yung kasiyahan natin sa ating kaligtasan. Okay? Tandaan natin na ang nawawala lang po sa Kristiyano every time na siya ay nagkakasala iyong joy. No, kaya nga ang sabi po ni David nung siya ay nagkasala kay Bathsheba, ang panalangin niya po sa Panginoon, God, give me or create me a clean heart and restore unto me the joy of my salvation. So ano po yung nire-restore ng Panginoon sa taong nagkakasala o sa Kristiyano nagkakasala? Yung joy. Hindi yung kaligtasan per se, because kaligtasan, yung salvation per se, hindi po yan nawawala. No, yun, unawain lang po natin yung doctrine of salvation, meron na po kaagad tayong assurance eh. Diba? Binigyan tayo ng Panginoon ng eternal life, tinanggalan tayo ng hatol sa impyerno, at binigyan tayo ng pangako na binigyan tayo ng karapatan na magiging isang anak ng Diyos. Sapat na po yun para sabihin o paniwalaan natin na ligtas talaga tayo. No? So yun po yung at least binigay ko po sa inyo kanina yung mga pamamaraan ni Satan para tayo ay linlangin, kasi in the first place
Ganito po kasi yun, kung bakit ang Diablo ay tuloy-tuloy na pagtatrabaho, nagtatrabaho po sa Kristiyano para hatakin tayo, kasi ganito yun. Simula nung tumanggap na tayo sa Panginoon, wala nang tagumpay sa atin ang Diablo eh. Bakit? Kasi ang pinakatagumpay sa atin ang Diablo ay yung maisama niya tayo sa impyerno. Yun po yun eh. Pero ang bakit po ganun? Kasi alam niyo po ba na ang Diablo at si Satan ay galit na galit sa tao? You know why? Galit na galit ang Diablo sa Kristiyano o sa tao per se, sa tao, no? Sapagkat tayo pong tao ay nakatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi nila natanggap. Sino pong nila? The angels, the fallen angels. Remember that we are created a little lower than the angels. Nilikha tayo ng Panginoon na mas mababa kaysa sa mga anghel. Ibig sabihin, mas mataas na being yung anghel when it comes sa creation. No? When it comes sa creation, kumbaga sa ranking, mas mataas po sila sa atin. Kaya lang, dahil po tayo, Diablo o si Satan at ang kanyang mga one-third ng angels na sumama sa kanya na nagrebelde sa Panginoon ay hinatulan ng Panginoon na mapunta sa impyerno. Actually, yung impyerno po hindi po yan nilikha para po sa tao. Ang impyerno po ay nilikha para po sa Diablo, sa kaaway ng Diyos. O sa mga angels na nagrebelde sa Diyos. Yun yung Diablo. Yun yung fallen angels. Yung impyerno talaga, para sa kanila talaga yun. No? Nadamay lang tayo kasi nga nagkasala din tayo sa Panginoon. Pero ang matindi nga po nito, pagkatapos na ang tao o ang Diablo ay nagkasala at ibinagsak sila dito ng Panginoon sa lupa, na andito rin po tayo sa creation ng Panginoon, another creation of God, which is the human being. And at alam niyo po, yung human being, masasabi ko po talaga na tayo pong bilang tao, tayo po talaga yung pinaka-special creation of God. Alam niyo kung bakit? Kasi kagaya ng mga angels, na spiritual being sila, na nagkasala sila sa Panginoon, kagaya natin, nagkasala din tayo sa Panginoon, kasi di ba nakita niyo po, tinempt ng Diablo si Eva, yung tao, para magkasala. And then bumagsak din tayo, kagaya ng Diablo, bumagsak tayo sa kasalanan. Pero alam niyo po ba, in Genesis pa lang, in the beginning pa lang, meron ng prophecy ang Diyos patungkol sa kaligtasan natin. Kaya nga, galit na galit ang Diablo na gusto niya tayong hatakin pababa, hatakin patungo, isasama niya sa impyerno, kasi yun na yung kanyang final destination. Yung Diablo, defeated na talaga yan. Talagang yung Diablo ay patalagang bound to hell na talaga yan. Sa impyerno talaga ang bagsak niyan. No? Kaya nga, ang ginagawa ng Diablo ay isasama niya yung tao. Pero alam niyo po, salamat na lang sa Panginoon that bagamat we are created a little lower than the angels, but God loved us. No? Alam niyo po ba na merong isang awitin na hindi kayang awitin ng mga angels, na tayo lang ang pwedeng makaawit po nito. No? Yung mga angels sa langit, hindi nila kayang awitin yung Amazing Grace. Bakit? They did not experience the grace of God. Hindi nila natanggap yung biyaya ng Panginoon. We deserved hell, kagaya ng Diablo, nagkasala, but salamat sa Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon. Kaya dapat tayo maging excited tayo palagi pag pinag-uusapan natin yung kaligtasan, kasi hindi lang natin naunawaan, matindi po yung kalagayan natin. Grabe po yung pabor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman galit na galit yung Diablo sa atin eh. 'Di ba? Kasi tayong tao ay nakatanggap tayo ng grace ng Panginoon. Samantalang sila, kagaya natin, nagkasala din sila, pero ang nilikha ng Panginoon yung impyerno para sa kanila. Nadamay lang tayo. Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng chance ng Panginoon. Alright? I hope na nakikita niyo po yung kagandahan yan. Kaya nga sabi ko nga, galit na galit ang Diablo eh. Wala nang victory ang Diablo sa buhay natin kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoon. Kaya anong gagawin ng Diablo? Gagawa siya ng paraan para hatakin tayo, bagamat hindi niya na tayo madadala sa impyerno sapagkat sa langit na talaga tayo patutungo pag tumanggap na tayo sa Panginoon. Ang gagawin niya na lang, maglalagay ng doubts. Magkakast siya ng doubts sa isipan natin, ipaparamdam niya sa Kristiyano na siya italunan,
no, sa pamamagitan ng old sinful nature. Yun yung kanyang mabisang instrumento eh. Yung old sinful nature natin, i-ignite niya yan. I-ignite niya yung ating old sinful nature. No, kasi alam ng Diablo na hindi niya nataya kayang dalhin sa impyerno, sapagkat ang isang taong tumanggap sa Panginoon, totoong tumanggap sa Panginoon, tiyak na sa langit na yan pupunta. Kaya ang gagawin ng Diablo, he will try to do all his way para iparamdam sa Kristiyanong talunan. Di ba? Bagamat ligtas na tayo, pero may mga Kristiyanong nararamdaman nila na defeated sila, kasi nga yun yung mabisang instrumento ng Diablo. Ano yun? Yung old sinful nature po natin. Kaya huwag tayong pumayag, no? Tumanggap na tayo sa Panginoon, ligtas na tayo, sa langit tayo pupunta. Tayo lang yung creation ng Panginoon na nakatanggap ng grace ng Diyos. Huwag nating sayangin yan. Huwag nating hayaan at huwag nating palampasin yung truth na yan. Sabi ko nga sa inyo, yung Diablo, yun lang yung kaya niyang gawin eh. Kaya niyang gawin, maglagay ng pagdududa sa isipan ng tao. No, pero hindi niya na kailanman tayo maibabalik sa impyerno. Tanging sa langit na lang tayo patutungo sapagkat tumanggap na tayo sa Panginoon. I hope nakikita niyo po yung kagandahan ng pinag-aaralan po natin. No, the assurance of salvation. No, so at this point, dito po muna natin i-cut yung ating pong lesson because it is already almost 7 o'clock. At yun lang po yung ating allotted time for our key to success. The key to success, yung ating pong araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating lesson proper ngayon pong umaga, lesson 1 is the assurance of salvation. So tandaan po natin yung nilatag ko po sa inyo kaninang foundation, napakahalaga po nun. Okay? So bukas po, pag-aaralan naman po natin kung ano po yung kahulugan ng assurance. Okay? Kanina nilatag ko lang sa inyo yung foundation kung ano yung ginagawa ng Diablo as our introduction sa ating lesson 1. Pero bukas po ay pag-aaralan naman natin yung meaning, word meaning naman, yung ating pong i-discuss about the assurance. What is the meaning of assurance? Yan po yung pag-aaralan natin bukas. And what is the basis of salvation? So bukas po marami po tayo mga talatang bubuksan sa salit sa Biblia. Kaya kung kayo po ay nanonood sa programang ito, I would encourage you na mag-take down notes, no? Mag-take down notes po kayo kasi maano po ito, mahalaga po ito. Actually po, ito pong pag-aaral po na ito, marami po the doctrine of salvation, isang SEM po ito pinag-aaralan sa Bible School. Kaya kung kayo po ay susubaybay po sa programang ito, sa lesson po natin, the key to success, meron na po kayong advanced lesson sa Bible School. Okay? Kaya nga, I would encourage you to take down notes, maglaan kayo ng notebook or anumang klaseng pwedeng pagsusulatan ninyo po para isulat nyo po dun yung mga lessons po natin at yung mga importanteng verses. Kasi mahalaga po dito yung verses eh. Kasi sabi ko nga sa inyo that the Bible, our textbook is our Bible. At yung Bible po natin, yan yung basis ng ating faith and practice. Yan yung ebidensya, no, ng ating pong pananampalataya. Kaya bukas po, no, kung magagawa ninyo po na magdala kayo ng ballpen, you will produce ballpen and paper para po sa inyo pong notes, magte-take down notes po kayo. Mas maganda po, no? Pero bibigyan ko po kayo ng ano, ng verse na babasahin sa bahay, no? Meron akong babasahin, ipapabasa po sa inyo. Pakisulat niyo po at mag-assignment niyo po ito, no, sa mga nanonood. Para na rin tayo na sa Bible School po nito, kaya be excited kasi maganda po talaga 'yung pag-aaralan po natin. So ang please read 2 Timothy chapter 1 verse number 12. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse number 12. Ito po 'yung about sa assurance, no? 'Yung meaning ng assurance, pag-aaralan natin 'yan bukas. So I hope na pinagpala po tayo ng Panginoon sa ating pong lesson ngayong pong umaga. Yung ating pong lesson proper, assurance of salvation. At I hope na bukas po ay muli po tayo magsasama-sama the same time, 6 o'clock,
Yan ato 7 o'clock at patuloy po tayong makipag-aralan ng salita ng Diyos at patuloy nating suportahan ang programa ng ating simbahan. Lahat po ng programa na inilalagay po sa atin, hindi po ito additional, kundi ito po ay kailangan talaga natin, no? Kailangan po talaga natin para lumago tayo spiritually. Huwag po nating ine-neglect po ito. Huwag nating palilipasin to kasi napakaganda po ng pag-aaralan po natin. Okay, keep sharing yung ating link, i-share niyo po ito sa iba at kung yung share kasi ito po ay private group, yung ating pong yung page ng Keto Success. Kaya ang gawin niyo po, mag-invite po kayo. Invite niyo po sila sa group natin para sila rin po ay maka-join, makapanood. At sabihin niyo po sa kanila yung ating time from 6 o'clock to 7 o'clock. Maganda na makapanood sila real time sa umaga pa lang. Umagang-umaga, makakapanood sila at dadami po yung ating live viewers. Mas maganda po na marami pong makakapanood po nito. No? I hope na yung ating mga live viewers ay pinagpala ng Panginoon. Good morning, Ma'am Miriam. Good morning, Rovi Gale, yung aking kapatid. Good morning, Mama. Nanonood po sila. At yung mga manonood pa po mamaya, no? Tuloy-tuloy. Ma'am Jennifer Narvas, good morning po. Mama po ni Ronnie, magandang umaga po. She's watching from abroad. Salamat po sa Panginoon, no? Continue to share our link at let's encourage more people, yung mga disciple po natin. I-add po natin sila sa group na ito para po sa pamamagitan po ng lessons natin ay ma-disciple po natin sila. Alright, maraming salamat po at magwawakas na po tayo sa panalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos na makapanghiren sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na muli kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Thank you for our lesson this morning about assurance of salvation. Panginoon, introduction ng aming lesson proper. Salamat Panginoon for giving us great truth sa inyo pong mga salita Panginoon. At ang pinag-aralan po namin ay patungkol po sa pinakapundasyon ng aming pong pananampalataya, which is our salvation, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-establish aming puso't isipan na mahalaga pong maunawaan po namin yung doktrinang ito, yung katuruan po na ito, sapagkat alam po namin ang Diablo po ay tuloy-tuloy na gumagawa at hinihiling ko po na huwag niyo pong hayaan ang Diablo na manaig sa aming puso't isipan, Panginoon, na bagkos ang inyo pong mga salita ay maging magbigay sa amin ng katiyakan, ng assurance, Panginoon. At salamat po, Diyos, binabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. And God bless us all. I care not today what the morrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, in Jesus above, trusting, confide, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, from all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. Living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of light, I'm never alarmed at the overcast skies. A master looks on at the strife. Living by faith, yes, living by faith, in Jesus above, in Jesus above, trusting, confide, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, from all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. Living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. I know that He safely will carry me through, no matter what evils betide. Why should I then care, though the tempest may blow, if Jesus walks close to my side?
living by faith. Yes, living by faith in Jesus above. In Jesus above, trusting, confide. Trusting, confiding in His great love. Yes, in His great love. From all harm's safe. From all harm's safe in His sheltering arm. His sheltering arm. Living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day, our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above, trusting, confide, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, from all harm safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm.